Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin nawa ay magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyon Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ang Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari. 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon. Ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Taliktan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Ginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo na dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa inyong dukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang taka ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't kumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisikan nila at daligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalikan nito
pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ngayong umaga, ibig ipaalaala sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, igugol natin ang lakat ng ating panahon sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Ipakilala natin ang Panginoon sa lahat ng tao at ilapit ang mga tao ng husto sa Panginoon. At sa ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo, maglingkod tayo, laging magkawanggawa, laging tumulong sa mga nangangailangan. At para maniwala ang mga tao sa ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang buhay natin sa bawat araw, simple living lamang. Huwag tayong magpayaman. Magsitayo po ang lahat. Inaanyayakan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang ating tugon, samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa, manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipakayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa kapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsalukan namin ang kaligtasan mo na ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganda kang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinuko. Sa kangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birkin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipagkinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyan kaunlaran sa pananampalataya na wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon ay iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Iligtas mo